For those special forces training, what was the most challenging part? Was it, someone mentioned about slide for life, the skyscraper, and the jungle war, or working out early in the morning? Which is which? No job. Hindi naman ako nahirapan. Siguro yung working out morning, no? Kasi wala kaming tulog dahil ang dami na mo. No, so, kinakagat-kagat kami. Naririnig na namin yung lamok sa tenga namin. So siguro yung pag-workout namin sa morning kasi wala kaming tulog na. And pagod pa kasi parang 3 hours lang yung sleep namin nun kasi nag-training pa kami yan, mga slide for life, lahat ginawa namin, trinay namin lahat ng obstacle courses. So para sa akin yun, early workout. Kayo? Para sa akin naman kasi it's equally challenging na kasi syempre we have different types of fitness that we do. So para ako naman kasi like actually lahat naman to we go to the like gym every day. Pero it's not actually the same eh. Kasi parang okay, nagbubuhat kami pero there, the workout of the soldiers is totally different. So it's the first time that we've experienced it eh. Tapos syempre yun nga, we're not used to like sleeping in tents with the mosquitoes and everything. So parang, ayun din, yung workout in the morning, tama. Na matutulog ka na nga lang, kailangan may pawis ka. Kailangan pumatak yung pawis mo ng tatlong pata. So imagine, like, you're gonna sleep, tapos pawis na pawis ka. Tapos you're gonna wake up, like, alas so wala kaming tulog. Pero, yun nga, nevertheless, it was a, for me, it was a necessary ingredient for us to really, parang bigyan buhay namin yung roles namin. So, noong nag-start kami mag-taping, nagkamit namin siya. So, ayun. Ayun po, yung ginawa po namin training, mahirap po siya na masaya. Masaya kasi kahit pa paano po, na-enjoy naman namin yung training dahil kami naman po yung magkaasama. At alam namin, malaking bagay po yun para may portray namin na maayos yung pagiging sundalo po namin. So ayun, siguro kahit na mahirap, mas lamang yung in-enjoy na lang namin dahil para sinabi na namin, minsan lang naman yun, tsaka malaking bagay po yun sa amin after talaga. Paglabas nga po namin, talagang ibang tao na po kami. Oo, di na po kaya sa bahay pag-uwi namin. Sa missing na po ako sa post. Two days straight po, ayun po. Bali buong araw, tapos kinabukasan niya, ayun po, 3 hours. Pero may mga training ka po kami na nauna bago po yung talaga 2 days sa straight. Ano ba yun? Tulong na ka ba? Ano ba siya? Yes, sa akin mo siguro, ang naging pinakamahirap na part ng training namin siguro yung slide for life tsaka yung skyscraper. Kasi talaga yung sobrang taas niya tsaka walang mga harness talaga. Pag nalagyan ka, hindi ano, good luck. Lalo pa ako dahil may ano, may fear of heights ako. Then siguro after ng training siguro, konting-konte, nawala nipon ako yung fear of heights ko no, after ng mga trainings namin. Sumakay ka helicopter ka? Sumakay ka ng helicopter, nawala rin safety ano, pero talagang nakakatrigil yan. Hindi po, salamat po. Ikaw. Question for this training about can you tell more about your character and what are the preparations you did? Yes. I will be playing the role of Nurse Emma. Ayun. Part po ako ng medical team na headed by Dr. Maxine, played by Janelle Mercado. And yung part po ng preparation is syempre yung training po namin sa VILU na hospital. Ang nagturo po sa amin talaga is yung mga heads po ng mga ano ba? Sorry, sa po na medical soldiers. Sorry, wala na akong solution po. Military doctors! Thank you. Kaya sila po talaga yung nagturo sa amin. And, tinuro po sa amin yung mga basic stuff like
yung CPR, hindi fib, at fib kasi nurse to yun. Yeah. Tapos yung paglalagay ng splint. So sabi, tinuro sa amin na oh, pag nandun kayo sa field, kung wala kayong dalang patong splint, ito yung mga alternative, improvisation. So yung magde-depend ka sa resources mo, yung mga ganon, yung mga ethics. Ganun. And syempre, yung iba pa namin kailangan matutunan, natutunan namin sa field, meron kami kinukuha ang doctor. Yung doctor po talaga, so in real life, na tinuturuan kami before we take the scene. Everything and everyone involved nandoon. So parang, kasi kami mga assist kami dito, so kailangan. Yung pagsabi din namin ng mga terms, parang nagsaslight lang, so, parang it's very natural. So yun din yung nakaka-pressure. Lalo na sa part niya, kasi siya yung gumagawa ng all of the world.